His own body is the one set of benefit on the world. There are no one is going to be. Dulo lang, no? Oo. Mga ilan? Kahit mga 10 lang. 10? Yan. Hindi pa. Yan, pwede na yung mga kasunod niya. Ito. Yan, pwede na yan. Ito guys. Kalbos ng kamyas. Pakuluan natin si Commander. Hey guys, ito yung ating coins kahapon, year 2005 by Metallic tayo eh. Ngayon naman, year 2004 kasi kailangan po natin mag-update kasi guys, meron po mga pagbabago yan eh, no, na nangyayari sa n.mista.com kasi nakaraan eh, hindi ako mga ilang months ako din nag-check sa n.mista at nagulat ako may update na. So ngayon, kailangan dadalasan natin ang pag-update para hindi tayo nahuhuli, no? Dito sa year 2004, check natin kung meron ng pagbabago or may naidagdag din na sila sa catalog dito, diba? 2004 guys, no? Ang itong ating hawak, meron tayong 3 piraso dito at pinagbukod ko sila kasi napansin ko eh, kasi may mga die 1 ABCD na yan, diba? Alam nyo na po yan. At ito, titignan natin sa n.mista.com kung ano na ang meron sa catalog. So ito. Okay, no. Yung ating hawak ay dalawang klase 'yon. So ini-expect ko na merong dalawa or higit na variation dito sa 2014, no. Die 1 ABCD. Yan, tingnan natin kung ano na ang kanilang mga idinagdag dito. Ayan. So familiar na kayo dito sa pictures niyan. Hindi na natin masyadong tatalakayin yan. Pero dun po sa mga bago, punta lang kayo sa Nemista para basahin ninyo. At andito yung mga link na mga dinagdag ng mga members ng Nemista. May mga link yan. Pag kinilik nyo yan, pupunta kayo doon sa link ng detalye ng mga variation ng bimetallic coins. So, year 2004 tayo, no? Guys, eto. Ayan, year 2004, 30%. Guys, ayan, lakihan ko lang, no, para kitang kita ninyo. 2004, 30%, reverse 1 silang. So wala pang iba na ina-update sila dito. Sabi ko nga kanina, yung course na natin, nasa pinakita natin kanina, ay dalawang klase yun, no. So babalikan natin mamaya yun kung reverse 1 si ba yun. Kasi meron niyang A, no, B, C, and D, no. Re-reviewin lang natin yung A is plumeria shape yan. Doon po sa mga hindi pa masyadong familiar, reverse 1A, plumeria, reverse 2, reverse 1B, no, reverse 1B, sharp pointed stars na yun. Tapos yung C, medium sharp pointed stars. Tapos yung D, reverse 1D ay extra sharp pointed star. So magkakaiba yan, no? Pag sinabi kasing extra sharp, talagang ang laki na ng pagkakaiba nun, yung sobrang sharp na nung kanto ng mga stars niya. So reverse 1C ang nandito lang sa kasalukuyan, no? Sa verifying condition guys eh, ayan yung kanyang value, diba? Sa extra fine 30, very fine, 43 pesos. So, ibig sabihin yan, kapag AU, no? Almost uncirculated or uncirculated, tas meron pang brilla uncirculated dyan. Mas mataas yun, no? Maaaring umabot yung value niya sa 100 to 150. So, yun ang magiging sisilbing guide natin. Ito guys, itong mga common na to kasi marami nagtatanong
Porky common daw, tinatanong nila sa mga ibang collector, pagka tinanong nila, wala daw value. Mali po yun. Kahit po common yan, mayroon po yung value. Wag po, mali kasi yung iba, no? Sinusunod lamang nila yung kung ano po yung mga rare or hard to find dito sa atin, yun lang kanilang binibigyan ng value. Diba, umaabot na nga ng mga 2 to 4,000 yung mga rare or yung mga hard to find Pero diba, itong mga common, meron pa rin yung value, kaya nga hindi ganun kalaki kasi common siya. So, may value po yan kahit common. Lalo na common, tapos may error, tapos may ang ganda pa ang kondisyon, halimbawa brilliant and circulated. So, mayroon pong value. Mali po yung sasabihin na face value lang, no? Nga lang guys, pag common lang, talagang mahirap pong ibenta yan. Kaya mangyari, kung kayo po ay magpo-focus sa pagbebenta, piliin po ninyo yung sobrang magaganda, at least extremely fine or brilliant circulated na common, para at least merong pagkakataon na mabili yan. Or kung bubuo kayo ng series, siyempre pag bubuo kayo ng series, halimbawa from 1995 to 2017, lahat yan magaganda ang condition. So, kasama ang hard to find dyan, maganda-ganda ang value na may ibibenta ninyo yan. Okay, balikan na natin itong barya. Unahin natin itong nasa left natin. So, nakita natin guys, no, reverse 1C lang po ang merong record ngayon na sa ngayon lang naman yun . So ito, zoom yan. Yan, kita agad guys, no, para sa akin, ito po ay reverse 1B. Reverse 1B guys, wala na ito sa record, di ba? Reverse 1C yung nakita natin. Yan, makikita nyo naman, year 2004 yan. Guys, reverse 1B, hindi siya plumeria. Diba, iba yung plumeria . Alam nyo na yun . Pointed star na siya . Pero hindi siya plumeria, ibig sabihin reverse 1B. Tapos itong nasa kanan, tingnan natin. Gamitan natin ng lente para mas makita natin, kasi nahirapan ako dito kanina nung kinikilatis ko to. So, zoom natin. Ayan. O, kita nyo naman mas sharp siya compare dito sa nauna. No? So, ito yung nasa record na reverse 1C. Ito yung nasa record na reverse 1C. Yan, no? medium sharp. No, medium sharp na siya. Ayan. So, meron tayong reverse 1B at reverse 1C. Itong reverse 1B yan, wala pang record. At ito C, ay meron na sa animista. So, sa loko yan, hindi ko pa masasabi kung wala pang record, pero hindi ko pa nga masabi kung rare na itong mga to. Maaring yung D, no? Maaring yung D or A. Yun ang ating abang-abang dito sa 2004 na to. Meron lang B, di ba? Meron lang C. Malamang, merong D yan. O meron ding A. Para mabuo ang reverse 1, A, B, C, D. So, ayan. Okay, guys. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para maging updated kayo. I-click lang ang notification bell para matanggap niyo yung notification na meron tayong bago. At join kayo guys. Mag-join kayo. Mas maganda kung magiging member kayo ng Kademe Online Hunters. So, mamaya, try natin mag-live. So, God bless you all guys. Out muna tayo.